So what's up mga kumag, I'm back ng inyong online judge, wala ba kundi Judge Jinan. Okay, isa sa mga paborito kong battle sa 2x2. Ito yung re-reviewin natin ngayon, no? So baka nagulat kayo, tapos na natin yung 2x2 1 tsaka 2, which is yung 2012 tsaka 2013. Itong 2x2 na re-reviewin natin is hindi naman siya tournament, no? So baka may idea na kayo kung ano to. Ito yung laban sa Ahon 9 na 2x2, yung Mot Surgenio versus Lip Cram and Jonas. So to be honest, ito yung pinaka paborito ko talaga na laban sa 2x2, and nag-fall pa siya sa non-tournament, no. Ito yung pinaka paborito ko kasi alam niyo naman, no, palagi ko naman sinasabi sa inyo na si Mot is siya yung top 1 battle MC ko, no? At si Sur naman ang naging kalaban ni Mot sa Isa Buhay 2017, no? Tsaka hindi ko nakasubaybay talaga kayo sa flip top or sa battle rap. Alam nyo na sila yung naging finalist sa Isa Buhay 2017, at sila rin yung naglaban nung 2018 na sunugan, yung sa Nike, diba? Yung kay Mike Swift, kay Looney. So sa dalawang magkasunod na taon, sila yung naglaban sa final sa magkaibang liga. So nakita niyo yung ano, yung pagiging dominante nila sa dalawang liga. Sila yung nagharap sa finals, no, ng different leagues 2017 to 2018. So ang ganda lang kasi syempre ang daming kasali mga battle MC doon, pero in the end sila pa rin yung nagharap sa finals. So yung ang nangyari kasi doon, or pinaka naging outcome kasi noon, is unstoppable sila sa dalawang taon kasi ang dami ng battle MC, tapos pinigilan sila, dinilabanan sila, pinigilan sila para makapaglaban sa sunugan sa finals, pero wala. Ganun pa rin talaga yung nangyari. Mot Surgenio pa rin, tapos in the end finals ng Isa Buhay 2018, yung Shea Pistol, sila yung undercard, Mot Surgenio and Lip Cram Jonas. So napakagandang battle to. So shoutout kay Joseph Louis Tabian, isa sa mga request to ni, ayan, isa sa mga request ng subscribers natin, Joseph Louis Tabian, shoutout sa iyo. So mahaba-haba yung battle, kulang isang oras, 42 minutes, so tignan natin. Pero to be honest guys, ilang beses ko na siya napanood since paborito ko nga tong battle na to. Siguro sa pagkakabilang ko, parang 3 beses ko na siya napanood, pang-4 ko na to. Pero malayo naman yung pagitan, no? So, eto, tignan natin kung ano yung, kung magiging classic pa rin ba yung reaction ko sa mga bara. Pero I think hindi na, pero pipilitin natin na ma-review siya detailed by detailed pa rin. So, ayun. Pisa na natin. Shoutout ulit kay Joseph Louis Tabian. Shoutout. Mot Surgenio vs. Lip Cram Jonas. Let's go. Jonas and Lip Cram. Pinili na mauna. Surgenio at Mot. Let's go. Ang angas, no? First time nila magkampi, tapos yung chemistry nila solid na agad. Walang dapat magsasalita. Ating nagkampi na nang di naglaon. Teka pare, ako lang dapat magsasalita nun. Aba dyan ako, hindi sangayon. Huwag mo nga akong pinapangunahan, gago. Rumespeto ka sa champion. Rumespeto ka sa champion. So, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, Sa Buhay 2017, champion si Mot. Yung sunugan sa sunugan na kalaban, no, magkalaban sila sa sunugan, si Surgenio naman yung nag-champion doon. Yun. Parehas pala tayong champion. Mauna ka na. Ahon! Game! Game! Di porke tinapat kayo sa amin mga gago, pwede na kayo mag-feeling palaban. Trip lang namin na mag-ensayo at ito ang matipid niyang paraan. Kasi kung usapang TF Lip Cram, yung sa'yo hindi pa malaki. Saka yung kasama mong duleng may discount. Disabled ka kasi. Pero kung usapang panapat sa amin, hindi kayo ang
Lopez MC. Kasi masyado pa kayong slow, parang nakatake ng LSD. Kaya parang laboratory journal lang tong binigay nyong enemy. Kasi gagamitin lang namin tong LJ para gumaling sa chemistry. Ganda ng laro nila doon. Laboratory journal. So, LJ, Lipcrum Jonas para gumaling sa chemistry. Mm, ang galing, 'di ba? So lab. So yung pinaghaluan ng mga chemicals para sa chemistry. Nice, nice. Si Jonas ay galing daw sa Bible at niluwal daw siya ng isda. Kaya pala yung dalawa niyang eyeball ang laki ng agwat sa gitna. Kaya nga minsan na akong nabigla. Kasi yung mata nito nasa Gedli. Ah, kaya pala pag nag-chat-chat to sa FB, akala mo nagse-selfie. Michael Jackson ng Pinas, ulul, napakadami mong padali. Paano ka naging Michael Jackson kung sa stage, pumipiyok ka lang palagi? Pwes ako na bahala magligpit. Malinis magtrabaho to sa laban, may kasama pa akong matinik na talagang smooth criminal yung galawan, kaya tong Michael Jackson tagilid. Okay. Ipinagtapat sa akin ang iyong best man, pero wag mo sanang dibdibin. Nautusan ka lang ni Shernan tuwing may kasiyahan at piging. Tagabili lang ng anak tong banlak, kaya nga nalaman ko na din na kaya Michael Jackson ang bansag laging pinapabiligin. Michael Jackson ng Pinas, Billie Jean, so isa yun sa mga kanta ni Michael Jackson. At ikaw, Lipgram, lika dito. Sa pagsulat, huwag kang ang feeling progresibo. Di ka naman most improved na player, kakutis mo lang si Oladipo. Bumubuga ako ng apoy parang dragon. Yan ang mga para niya na useless. Oladipo guys, NBA player yun, no? Si Victor Oladipo. Di ka naman most improved na player, kakutis mo lang si Oladipo. Bumubuga ako ng apoy parang dragon. Yan ang mga para niya na useless. Baka how to train your dragon, kasi nga maitim na toothless. Pero wag ka, hindi na yan nangingilo. Malamig man yung inumin kung iisipin. Bakit mo nasabi? Tingnan mo naman kasi, may jacket na yung ngipin. Pero seryoso, ginagaya niya lang naman si Looney, pero wala pa tong bigat. Oo, ikay tinatawag lang na MC kasi nga Marlon Kabigat. Bigat. Kamukha mo lang si Looney, pero yung letrahan mo badang. At usapang lirisismo, gago, wala ka pang alam. Pagiging Looney mo parang cellphone na gawan China lang naman. Kasi nagaya mo yung itsura, pero di mo nagaya yung laman. Ang ganda nung punto nila doon about dun sa MC tapos Marlon Copycat tapos dinis nila si Lipcrum na ganun nga. Solid na punto yon para sa champs. Pinakinggan namin mga kanta na itong Jojo. Oras namin nasayang lang saglit. Kasi ang pangit ng linya to, no? Tila nasayang lang yung beat. Dami ng kanta na itong bobo, pero kahit isa walang nag-hit. Kaya nga tinawag yan na Jojo kasi kanta niya ang weak. At saka halatang sismagang yung kinapiser. Huwag mo na itanggileche ka. Ito namang isa, malaluni yung caliber. Pati multi, etc. Kahit matawag kayo na copier. King inang ano yan, chemistry yan. Tsaka ang ganda nung palitan nila ng mga bara. Grabe. Basta sumikat, pwede. Kinapiser, huwag mo na itanggileche ka. Ito namang isa, malaluni yung caliber. Pati multi, etc. Kahit matawag kayo na copier. Basta sumikat, galing. Pwede na. Kaya nakagat yung break na parang caliber dahil sa pagiging replika. Woohoo! Mas walang panama yung mga lakas. Na puro sa jokes lang nakabase laban sa mga baliktaran yan, ha? Hindi niya ba nasilip yon yung caliper replika? Angas nun. Parang caliper dahil sa pagiging replika. Ganda nun. Pwes walang panama yung mga para nyo na puro sa jokes lang nakabase laban sa mga para naming may metaphor, wordplay at humor ang atake. Kaya kami yung nakakaabante. Parang gulong ng bisikleta ang mga sulat namin, pare. Kasi bawat rounds nakapaloob yung mga linyang pambalanse. Galing! At tila nasa Nike tournament pa
pa rin kami dito sa gabi na dinadaos kasi may isang pares kaming ikakahon na parang freebie na sapatos. Kaya pa ay magpapantay, wala nang gugunitain kung Pasko ang inaantay. Ito ay magmumukhang undas pa rin kung saan may dalawang patay. Ina, undas pa rin may dalawang patay. Ang angas naman nun. Ganda nung laro nila doon. Dalawang patay, tapos dalaw ang patay, no? Galing. Diyan ka na naman, punyeta ka! Ano na naman ginawa ko? Burst mo na naman, react mo pa! Tay! Overall, solid na performance para kay Mozzurhenyo sa round 1. Andun yung mga haymakers, andun yung mga quality lines, quality bars against Lipcram and Jonas. Andun yung sabi nating pang knockout na linya para sa dalawang veterano na sa dalawang veterano sa 2x2 kasi yung Mozzur pares lang pares silang first time sa 2x2 pero sila Lipcram Jonas ilang beses na yan sumali sa 2x2 tournament kaya ano na yan. Hasaan na talaga yung chemistry nila pero yung chemistry ng Mozzurhenyo hindi naman nagpadaig, hindi naman nagpatalo. Solid kaya nga 'di ba sabi ko. First time pa lang nilang sumali sa 2x2 pero yung chemistry nila kitang-kita na agad na sobrang intact. Galing. Galing ng Mozzurhenyo dito. Yung quality ng lines, yung quality ng bars andon, hindi nawala, hindi nila nilet go yun. Yung lakas nila, yung puwersa nila sa one-on-one, pinagsama talaga nila dito. So, props sa Mozzurhenyo, ang lakas nun tol. Haymakers per haymakers talaga yung magiging labanan siguro dito. So, yun. Malakas na performance para kay Mozzurhenyo. Tignan natin kung mababalik yun ng Lipcram and Jonas. Let's go. Sabi ko nga, haymakers per haymakers yung labanan tsaka punto per punto. Ayun. Game! Sinabihan mo akong duling. Dapat nga bumilib ka pa. Dahil ako lang ang taong may kakayahang makipag one-on-one sa dalawa. Oo, duling yung duling yung kakampi ko. Discounted yan, syempre. Pero alam mo, advantage namin, yung TF niyan, doble. Tapos putang ina. Nagsama pa, mga panggap. Ano ba sinabi niya kanina? Billie Jean. Putang ina mo, magnanakaw ka na lang. Ninakaw mo pa yung linya ni Mab. Putang ina ka. Pero game. Puro lang daw ako pagpapatawa. Ang sinisigaw ni Mahangin. Hinahanapan niyo ako ng bars, bakit? May pinatago ba kayo sa akin? Okay, let's go. Intro lang. Lahat ng pabor binigay na namin. Pero di ko sukat akalain na sa Facebook mandadaya pa to. Pinipredict mga lines namin. Pinupost, tapos yung caption, aping-ape. Ano pa bang pabor yung gusto nyo? Twice to beat kayo o mag-freestyle na lang kami kasi gahol na raw sila sa oras. Kaya yung linya namin, gusto nilang ipatabas. Kasalanan ba namin yun? Sa bagay, meron lang kayong utak ng mandaraya, pero wala kayong puso ng kampiyon. Kaya sa ginagawa ninyo, okay. Isa lang yung pumasok sa akin na kaya naming tapatan inyong galing kaya nangilag kayo sa amin. Okay, nagbaliktaran din sila dito. So, sa mga nakapanood ng Isa Buhay Finals 2017, alam niyo naman kung ano yung naging intro ng laban ni Surhenyo doon. Nagbaliktaran si Surhenyo doon, which is style ni Mot yun sa buong tournament. Diba ito si Mot? Ano nga pala yung titulo nito? Kampiyon! Eh, itong si Sur. Ka... Kangkong! Basag. Oo, kangkong. Kasi ikaw yung bote ng Hinebra. Balik na rin nyo ng mga ibabaw. Yung demonyo to sa gera.
Alam mo ba? Mensang ko nang ginawa yun. Pagbaliktad ko ng bote ng Hinebra. Ang ibabaw ba yung demonyo? Yung alak na tapon. Pero champion to nung nakaraan. Champion ng sunugan. Ha? Champion ng sunugan? Ulul! Ulul! Alam namin yung katotohanan. Nahatiin nyo yung premyo at ibibigay sa'yo yung laban. Kaya isang malaking kabulaanan. Huwag mo kaming niyayabangan. Binigyan ka lang niya ng karangalan para di ka namin mabutasan. Seryoso? Seryoso? Tumanggap ka ng kahihiyan dahil lang sa sulsul neto? Patunay lang na si Nobita madalas mauto ni Sorneyo. Kaya mas masak... So, gaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, punto per punto, haymakers per haymakers talaga yung labanan. So, tanginan, lupet. Ang yung na... to, patunay lang na si Nobita madalas mauto ni Sorneyo, kaya mas masak... kaya mas masahol pa sa pirata. Ang yung napili, kaya mas masahol pa sa pirata. Ang yung napili, nagalawan. Para kang vendor ng flip-top CD sa baklaran kasi nagbebenta ka ng laban. Aray! Sabi mo nung laban nyo, tumampig ka na lang sa King para may chance ka pa mag-champion. Anong kala mo, Astig? Thomas at LeBron James ng Cubs, malamang hindi rin yan mag-click kasi di mo ng finals, bad trip kayo sa isa't isa. Kasi yung misis mo, dinamay niya. Yung kabit niya, dinamay mo. Tapos nagsama pa to, paano naging solid yung tandem ninyo kung nagpa-plastikan kayo? Kitang-kita mo sa Team LJ or sa Lipcram Jonas yung pagiging veterano talaga sa 2x2. Alam nila kung kanino ibibigay yung ganitong linya. Alam nila kung paano magsasanib pwersa sa pag-speed. Solid na ano talaga. Chemistry talaga yung LJ. Sana makita pa natin yung LJ sa mga susunod na 2x2 tournament. Kaya parang istorya ni Magnifico ang pagsagasa namin sa bet nyo. Siguradong may mamamatay na batang henyo sa akong Disyembre din batang ngayon. Henyo. Ang ganda ng tiyempo. May igurot ding mamamatay tulad ni Marticello. Tila suntok ni Juan kay Congressman. Kilala nyo ba yon si Marticello? Isa starstruck yon na namatay. Di ko alam sa pagkakalang kong bangungot si Marticello. Magaling sumayaw yon. Punches naming hinubog. Kahit pagitan lang ay inch, basta tumama to sa chin, may kampiyong matutulog. Kaya pasensya na sa Barrio Verde. Pambato nyo'y magagapi. Kaya LJ, salam mo na. Pahinga ka muna ngayong gabi. At ikaw naman, Benjamin Button. Galing. Ang sarap mong tawanan ng malakas. Puta, 21 years old, pero yung pangalan niya, Tomas. Puta, Tomas pangalan mo? Di mo pa sinulit pang gagago? Nahiya ka pang hinayupa ka, hindi mo pa ginawang Donato? Putang ina, yung edad mo pang millennial, tapos pangalan mo pang senior? Puta, iba din! So ano ka ngayon? Millennial citizen! At di ba sabi mo kay Sorgenyo, tinuring kitang rapper bilang brother? Ano daw? Baka tinuring mo siyang brother bilang rapper? Yan! Yan ang napapala mo, tol! Sige lang, mot! Push mo yan! Baliktad pa more! Eto naman, sabi niya, hindi na daw kayang balikta rin yung Marlon kasi hindi na yun normal. Yung banat mong yun, aking nabisto at nahuli. Tanginan to, magnanakaw na lang ng ideya dun pa sa album ni Looney. Tangina, kaya i-search nyo, I am normal. Yun ang ebidensya kong panglaban dyan. Hindi lahat kaya yung balikta rin, sir. Lalo na yung loyal fan. Kaya yung tandem namin, sakto lang. Yun lang din yun. Chumbabaw, yung tandem nyo sobrang lakas, mangopi at magnakaw. Bars mo na, react mo pa? Ha? Nakuha nyo pa yon, nakagatin? Yung linyang yon dinuraan na namin. Kay Sibil at kay Dilim, itong champion nyo na bata, galawang baby ama. Kasi kailangan pa magnakaw para magkabara. Kaya sige, iribat nyo na, mga linya naming binato. Pero magaling kayo sa baliktaran, di kayo magsasabi ng totoo. Pang ina, solid yun. Tang inang round 1 niyan. Round 1 pa lang. Alam mo 'yon yung battle na possible na pwedeng ilagay sa finals talaga tong battle na to kung sakaling naging tournament to tas ahon 9 pa. So possibly talaga na parang yung maging
energy niya is pang finals talaga. Kasi sila lang naman yung nasa lineup na 2x2 sa buong Ahon 9 tournament. Ahon 9 lineup rather. So ang ganda lang match up, grabe. So pero ito, Hatol, gaya nga ng sabi ko kanina, haymakers per haymakers, punto per punto yung magiging labanan. Yung jokes given yan sa Team LJ, naging nagkaroon din naman ng jokes yung Motsurgenyo kanina. So siguro itatay ko na lang yung jokes kung meron man, no? Pero yung punto per punto tsaka haymakers, dito na natin i-dissect yung dalawang team. Andun yung mga lines na MC Marlon Capier, Marlon Capicat, tapos ano ba yung mga line, yung LJ laboratory journal chemistry, galing. Andun yung mga lines na yon ng Mutsurenyo, mabibigat yon. Pero yung chemistry, yung chemistry ng Mutsurenyo tsaka yung mga lines na binitawan nila, intact naman yon, walang duda, malakas yon, tol. Pero Lipcram Jonas, tangina, andun yung sabi ko nga sa inyo, veteran na sa liga, veteran na sa 2x2 na tournament, unlike kila Mutsurenyo na first time nila dito sa 2x2 tournament. Pero yung Lipcram Jonas, ilang beses na yan, sumali na yan sa 2x2 2017, saan pa, basta may mga battles pa sila na napanood ko, eh, no? So yun. And then ano pa, mas maraming haymakers yung Lipcram Jonas dito sa round 1. Mas mabigat yung mga punto nila, yung about dun sa yung pagpapatawa nila, yung from seryoso tapos jokes, yung anong title nito, kampyon, ikaw kangkong, no? Ang ganda ng transition doon. Ano pa, marami pa, ang daming tumatak na linya nila Lipcram Jonas, yung balik o rounds niya, balik na rin nyo, hindi kayo masasabi na totoo. Ano pa, ang dami talaga, tol, ang daming, kung iisa-isahin natin yung mga lines or sabi nating estimate na mga lines na haymakers or punto, sabi nating meron sila Lipcram na mga 5 or 6 lines na sabi nating mabigat yon, compare kila Mutsurenyo na parang 3 to 4 lines lang yung sa buong rounds. So ayun, 3 to 4 haymakers or punches yung kila Mutsurenyo sa round 1. Tapos sa pagpunta kila Lipcram, andun yung mga jokes, andun yung mga bars, no? Pero sa tingin ko sobrang dami nun, eh. I think 5 to 6 or 6 to 7 lines pa nga yun, eh. So ayun, round 1 sa dikit na score, idol ko yung dalawang to, Mutsurenyo, pero sabi ko nga sa online judging, no bias tayo, pero yung round 1 ibibigay ko yun kay Lipcram Jonas sa dami ng punto, sa bigat na mga sinasabi nilang linya kay Mutsurenyo, yung mga paratang nila, yung mga sabi nating real talk, no, kung real talk man yun, pero napaniwala nila ako doon. Galing, haymakers, punches, jokes, lamang sila Lipcram Jonas. Chemistry, sa chemistry pwede nating ibigay na tie, sa jokes pwede nating ibigay na tie, pero sa bigat ng punto, haymakers, punches, lamang sa Lipcram Jonas sa round 1. So 10-9 Lipcram Jonas. Let's go. Pero may iba tayo.
oras dun sa Baguio. Nagyaya kila Wangkod ang Kadiri. Akala ko magpapatato, magpapahawak lang pala ng pili. Ito naman, nakasama ko sa hotel. Alam mo ba nangyari sun? Oh, binaklas yung pustiso, winisikan ng ambipure. Nung nakita ko na kung paano magsipilyo, akala ko nagmamanicure. Patibong, kaya sunog tong masamang damo. O, di ba pare ang galing niya? Ngayon, anong pakiramdam na nagwagi ka dahil sa pinagamit ko na linya? Oo, pinahiram ko lang ng bara to para yung sulat niya pala rin. Ironic na ikaw tong mukhang Arabo, pero ikaw tong nangihiram sa akin. Oo, mukha kang Bombay na palaging bilad, na maraming libag. Kamukha mo yung kinarati ni Lunis sa From Saudi with Love. Luni na naman? Dapat lang, para tumatak dyan sa bungo mo. Kasi puro gala ka na lang, di ka na nagbunga at natuto. Ito yung Bombay na pag nag 5'6", malulugi lang siguro. Kasi mukha namang wala ka ng interes pa na tumubo. At ikaw, yung pagiging champion mo kumpara sa amin, halatang malayo ang agwat. Kasi may kahati ka doon si J. King, at saka trials lang yung cup. Binigyan ka niya ng kahati sa kampyonato, kalahating champ lang sapagkat napansin ni Arik na di buo yung mga laman mo at sangkap. Pero kahit tinalo mo na si J. King, walang nagbago sa iyong ranggo. Gladiator ka pa rin, pinaglaruan lang ng Romano. Kaya mahina tong si Jonas, kay Invictus nga na olats. Grabe yung mga binibitawan nila dito na punto, pero maya natin i-breakdown. Antay pa tayo ng mga solid na linya, pero may mga sasabihin na ako. Dinaig nung nagbabibrator, halatang mahina sa performance. At sa isa buhay, sabay pa yung sumali. Pero laglag sa simula pa lang. Kaya sino to? Mga pabibo lang? Hanggang round 1 lang palagi? Mga pamangkin yata ni Badang? Ah, kaya pa nawala silang titulo. Tito lang. Okay. Tapos mga puro pa yan patawa. Ganyan talaga pag medyo bobo. Kaya hindi kayo nananalo, hindi nyo kasi siniseryoso. Ang lalakas pang manlait ng kalaban, akala mo kung sinong gwapo, okay lang sana yung ganyan kung walang diferensya yung mukha nyo. Tsaka di nila kayang makipagsabayan sa mga linyahan na siksik. Kaya yung round sinahabaan, yan ang kanilang pasimpleng cheat. Pero anong pakiramdam ng overtime ini-speed kung pag-upload naman ng laban yung rounds nyo ini-skip? Okay. At kung nice, nananalo nice kayo sa bahay, katay, pwes dapat nyong mapagtanto. Ayan. Dito ibang diskarte at salakay, salita mismo ang pampayo. Kaya kung sa may beat kayo nasanay sa amin ang laro na to, magaling kayo sa bahay, katay, abado na lang kayo! Kaya naalala ko yung baran na to, no? So magaling kayo sa bahay, katay, abadon na lang kayo. So ginamit nila na ginamit nilang reference or sabihin natin ginamit nilang pang-atake yung pangalan ni Abadon, which is siya yung host dun sa bahay katay na liga. So battle rap din naman yon, pero may beat lang. Gusto ko sana mag-review dun, kaso makaka-copyright yung ano, yung beat, no? So hindi na lang, so sayang. Sa torneo, pero hindi nyo masisisi. Kahit pinaghahatian yung papremyo, at least naghahandang maigi. Kaya delikado ang kalagayan itong mga kalabang easy-easy. Kasi pag sabay na kaming lumaban, siguradong merong 50-50. Nice. Pinagarian namin dalawang liga sa dalawang magkasunod na season. Lahat ng nagbantay taob para nagbasketball si King Kong. Kaya inyong mga sulat ay malabong pumantay. Panis yung duo nyo sa aming duo na pang do or die. Yeah. Tangan, lakas. Okay. Round 2. Tawag dito. Andun pa rin naman yung pagiging pagkakaroon nila ng stage presence, yung pagkakaroon ng agresibo, o yung pagsabi natin aggressiveness, andun pa rin. Pero feeling ko medyo sa start ng round 2 is medyo hindi ganun
ka-powerful yung ano, yung umpisa nila. Feeling ko yung ano, yung jokes nila pasok yon, pero hindi ganoon ka-impactful yon. Tapos pagdating ng second half, andun na yung mga linya na solido, pero I think hindi yun masyadong nakahabol, or hindi yun masyadong nakaangat, no? Kasi nga parang nakapag start sila ng mahina, parang nahirapan dun sa second half na mga linya nila, parang feeling ko nahirapan na iangat yung first half nila. So pero overall maganda pa rin naman, andun pa rin naman yung mga punto, andun pa rin yung mga punches at yung mga jokes, no? More on jokes lang yung napansin ko dito sa round 2, pero round 1 into same approach lang, no? So tignan natin yung bawi ng round 2 ng Lip Cram at Jonas. Ang hina ng mga banat nyo, lalong lalo ka na dudong. Yan ba yung kampiyon, puta, pinagbabasketball si King Kong? Kampiyon ba yun? Kampiyon ba hindi? Tapos ikaw, ang sweet mong kakampi, pinagtatanggol mo siya. So, aminado ka pala nung sunugan, nakalimot ka ng linya. Sige, paniwalaan na lang natin kung ano man yung sagot niya. Pagsasabi na yan ng katotohanan, di na yung bulaan kasi yung champion may choke na. Mm. At ikaw, sabi nyo yung battle ko, ini-skip. Okay lang, mga brad. Yung battle mo kay Dusky, pinanood ko. Yung ads. Ang yabang-yabang, kala mo kung sino tong mangmang? Ang lakas nung round 3 mo kay Dusky, pero kay Badang. Oo, binigyan mo ako ng linya. Malugod ko yung inaamin. Pero yung laban nyo ni Pukuda, yung show reference, di ba? Sa akin yun ang galing. Diba? Oo, tignan mo, sumasagot oh. Tignan mo naman, bad trip na. Sakto lang na meron kang tear, here kasi iyakin ka. Pang ina, basag. Ikaw, sabi mo, iniinom namin lambanog. Nagkakamali ka, Brad. Alam mo, iniinom namin? Wala. Wala. Sabi na ito, pag ako daw nagsisipilyo, parang manicurista, sabi na ito ni pare, hindi yung manicure, putang ina mo, tawag doon, lagari! Tatanggalan ko kayo ng ulo, pero rounds na namin. Game. Pinanood ko mga battle mo. Puro ka, ha? Ha? Alam mo, okay na sana. Kaso nung binilang ko na yung ha? Ha? Dami kong tawa. Ako rin, ang dami kong tawa. Kasi sanay daw siyang wala siyang fan. Talaga? Malaman-laman ko, may fanpage ka. Tanga ka! Kung sanay kang wala kang fan, pero ngayon, gusto na laging hinahangaan. Masyado nang naging padiva, naging kabilang lang sa bida, naging balingbing na ang puta, naapektuhan ka na ng sikat, na wala sa iyong probinsya, kaya nangailangan na rin ng fan, iba kasi yung klima sa Manila. Itong humble, bilang imabang, pero ubod to ng duwag. Kung sino pang nanalo sa Royal Rumble, siya pa yung walang bayag. Dala lang naman ang takot kay Badang. Kaya kumampi ka kay Sur. Dating tinawag lang pang rescue, ngayon ginawa ng pang secure. Kasi hindi daw pa niya makikisulta. Lakas. Pag nakipagbang sa Moro, naniwala ka kagad. Paano yan nakikipagbang sa Moro? Isa batang rebelde pa lang, patay ka na dapat. Kaya nakakapagtaka. Nakuha mo yung mga boats, ano to, lokohan? Baka yung judges, binigyan mo ng stove. Kasi nagkalutoan. Putang. Tang ina mo, wala ka namang magandang binanat. Ginaya mo lang yung ating ibunak. First, gawin nating literal. Gusto ko ipasa mo rin to sa Facebook, ha? Nang makita nilang pinaiyak ka ng bungal. At ikaw. Dini si sarili. Diba sinulatan ka niya kay Delo? Yun ang sabi niya. Kaya pala nung finals, nauutal sila tila karag na makina kasi nag-iisa na lang yung Delo, pinaghatian pa nila. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Magaling na empleyado, dugot pawis pinaya mo. Sa mga napala mo, ngayong sumingaw na yung baho, niloko mo mga tao. Anong employee of the year? Baka ikaw mismo yung amo, kasi alam na ng lahat na may katulong kagago. At ikaw sobrang buraot mo.
pati si Boss Ivan sa galawan mo nabibigla. Tanginan to. Ang lakas tol, ang lakas ng ano ng round to nila Lipgram at Jonas. Grabe. Yung ano yung conviction nila sobrang dinadala ng grabe. Basta grabe lang yung round 2 ng Lipgram at Jonas. Nagsusulisit sa may mga fish fund nagpapa-sponsor ng isda. Pero binibigyan naman siya agad. Kaya tuwang-tuwa si Makmak. Pasalamat ka raw, hipak ka. Kaya binigyan ka ng sap-sap. Pero hindi, ultimo sa marijuana. Sa hingi lang yan umaasa. Rumoksi ka rin, tol. Sa bagay, siya yung henyong sakuragi. Sanay siyang di umi-score. Pero hindi lang marijuana. Ultimo siya bu, sinusunog. Di ka na daw natutulog. Tambayan niya, Cannon Road, naghihintay ng batong mahuhulog. Pero meron pa diyang mas grabe. Si Boss Ivan din mismo nagsabi na kaya ka daw umalis ng Cavite kasi yung matalik mo kumpare, ninakawan mo ng kalapate. Huling-huli ka raw sa akto. Kada madadakma mong neto, inilalagay mo sa box ng sesto. kaya, alam nyo na ngayon na yung nagbebenta ng kalapate sa internet, si Jorgenio yun. Kinatay nila. Nakakatakot daw kayong kalaban. Sabi ng tagahangan nyo na JJ. Ba't kami matatakot sa MS? Eh nasa 3GS yung 13. Kahit sa pangalan man ibase, hindi kayo makakapatas. Pagkat kami pa rin ang swerte. Sa inyong ipapamalas. Kasi kayo daw ang aming break. Kami ay ginanahan. Ano bang ginagawa sa break? Di ba tinatapakan kahit manalo matalo? Sabi na parangalan. Kaya tapos. Wala nang dapat pag-usapan. Kaya ngayon, iribat nyo na. Mga linya naming winaksi. Alam naming magaling kayo. Di namin yun matatanggi. Pumalag kami ngayong gabi. At sila mismo yung saksi. Kaya sa eager nyo na magwagi, hindi kami agree. Woo! Tang inang round 2 yan. Sabi ko kanina, nung nag-pause ako, solid na round 2 yung pinakita ng Lipgram at Jonas. At kung feel ko yung round 1 nila, yung round 1 ng Lipgram Jonas, feeling ko dinoble pa nila yon sa round 2. Para sa akin, mas doble yung energy, mas doble yung power, mas doble yung stage presence, yung conviction, mas doble yung haymakers, yung punto, yung punches, mas doble yung mga jokes, no? Kasi parang bawat kanto may mga jokes sila eh, no? Unlike sa round 1 na first half, second half lang ata or gitna lang yung ano, yung mga jokes. Pero dito sa round 2, may jokes kahit saan. Start ng first half, middle ng first half, tapos gitna, tapos start ng second half. Parang ganoon eh, parang everywhere may jokes, no? At naging sabihin natin ano, sa madaling salita, naging well-rounded, mas naging well-rounded yung Lipgram Jonas sa round 2. At sobrang effective ng ginawa nila or pagkaka-execute nila sa mga bara, yung pagkakatahi-tahi nila ng mga bars, ng mga punto or solido direkta na mga punches kay Mot tsaka Surgenio. Ang ganda noon, lalo na yung break namin kayo. Ano bang ginagawa sa break, diba? Tinatapakan. Tapos, daming lines, pero powerful, sobrang powerful ng round 2. Kung yung round 1 nila, binigyan ko ng perfect 10, dinoble nila yon sa round 2. Kung possible nga magbigay tayo ng 20, bibigyan natin ng 20 yon dahil nga, feeling ko nga, times 2 yon, no? Pero, isa 10 pa rin para sa akin. Then, yung round 2, ng Mot Surgenio, sabi ko nga paborito ko yung dalawang to, pero yung round 1 nila and round 2 feel ko magkaiba ng atake, and feeling ko nagkaroon ng konting pagkukulang sa round 2 eh, konti lang naman, no? Siguro 8.5 yun kung gumagamit tayo ng pointing system, pero props pa rin naman sa dalawa, diba? Sa chemistry nila, kasi first time nga nila sumali sa 2x2, pero yung chemistry nila ganito na agad. So props pa rin sa kanila, bigyan pa rin natin to
ng 9 points para sa kanila. Round off na lang natin yung 8.5. Pero same man ng score yung round 1 and 2 ng Mozzurgenio. Pero kung titimbagayin ko, mas malakas pa rin yung round 1 ng Mozzurgenio kumpara dito sa round 2 ng round 2 nila. Doon naman sa Lipcrumb Jonas, parehas lang din ang score, pero kung titimbangin ko yon, mas powerful yung round 2. So, ayun. 18 to 20, Lipcrumb Jonas, rounds 1 and 2. Wala eh, ganun ko nakikita or ganun ko naririnig yung mga bara. Lamang na lamang sila, Lipcrumb at Jonas, sa mga elements ng battle rap dito. Sila Mozzurgenio, andun yung paggamit nila ng bars, jokes, pagiging well-rounded nila, andun. Hindi natin matatanggi yun. Nalalaro nila yung mga salita, yung mga bara, pero pag bumanat na yung Lipcrumb Jonas, natatapatan nila yun, naiiwan nila yun, nahihigitan nila yun. So, para sa akin, deserve ng Lipcrumb Jonas yung rounds 1 and 2. So, ayun, Jonas, Lipcrumb, 2018, Mozzurgenio. Rounds 1 and 2, Team LJ, round 3, pakinggan natin. Oh shit, itong kasing liit niya o nanay, ito galawang boyet. Tapos pinanood pa yung laban namin ni Dasky, tanginang ito wala sa hulog. Ba't di mo panoorin yung laban natin sa Baguio para makita mo kung paano kita dinurog? At ikaw, susuntukin ako ng bungal. Tanginan to, ang dami mong malalaman. Ang dami mong nalalaman. Gusto mo, magsuntukan tayo sa labas para pati nguso mo mabawasan. Tol, naalala mo yung sa Nike? Ah, yung laban nila ni Flick G? Yung may space bar siya na skimming? Puta, ginaya na si Tipsy? Oh, di ba nagpapakaluni ka? Pwes makukuha mo tong question. Magnanakaw na nga, ninakawan mo pa? Ano yon, Inception? Napakatanda mo na sa eksena, dinadaig ka pa ng bata, sobrang hina mo lumetra, at bibihira pa tumama. Sabi mo kay Shea sa laban, ikaw si JB Sebastian? Pwes mali ka ng akala, hindi kasi JB ng komando, kasi mga tira mo, bahala! At kapag tayo gets. Red the Hood ni Price Tag, pero ako lang dito yung subok, kasi nagawa ko ng mag-comeback habang nanatili kang support. Gusto ka na nga daw niyang bitawan eh, alam mo ba ang reason niya bugok? Bakit ka pa daw niya hahawakan kung di ka naman bumubutok? At ikaw, isa ka lang peke na makata sa pagpapag-ghostwrite ka na sanay. Ako mismo saksi sa pagpapatulong mo kay Mab ng bahay katay. Kaya tama lang na ginaya mo yung galawan nun Smart. Kasi di ka rin makikilala kung di ka sinuportahan ng Mab. Oops! Huwag mo nang binabanggit. Matagal niya na yung tinalikuran, mas pinili niya si Lip. Ang masakit, pati yung kaibigan niyang si Masta Fit, iniwan niya na rin ang pinalit si Pasta Tit. Pero seryoso, kababayan ko yan sa Cavite. Nabiter pa sikreto. Kapags ko sa New School yan dati. Kaso humina, karir neto. Naturingan kang tagabulihan at makulit kang araw. Pero, ba't sa listahan ng maingay, di ka na-call out ng maestro? Oo, oh, hindi sila na-call out kasi mga wala naman tatagyan. Bukod sa walang class, hindi pasik, kaya hindi classic ang labas niyan. Mga letra namin, merong bilang na parang plaka ng sasakyan. Kaya nga bawat paandar namin, napalista na sasakyan. Speaking of napalista, ang haba pa mag-shoutouts nitong si Jonas at si Bill. Kaya nga bawat paandar na... Ganda na, no? Yung sinasabi ng Mozzurgenio dito na hindi na-call out ng sak, yun yung laban ni Sak Maestro, yung comeback ni Sak Maestro laban kay MZight sa Pakusganay 7 ata yun. Na-review na natin yun eh, pwede nyo panoorin. So, nag-call out kasi si Sak doon ng mga, ewan ko kung anong trip niya, kung sino-sino yun. Wala eh, parang trip lang niya mag-call out, no? Tapos yung sinasabi nila dito na hindi na-call out, hindi ko na matandaan eh, hindi ko na maalala. So, pero ang sinasabi nila dito, hindi sila nabanggit ng sak. Tapos sila Mozzurgenio naman, sinasabi nila na meron silang sinabi dito. Amen, napalista na sa sasakyan. Ayun, napalista na sa sasakyan, no. Sasakyan, plate number kasi yung ano nila, setup nila doon eh, sasakyan. Tapos sasakyan na si Sak Maestro, sasak maestro 'yan, no. So, ayun yung naging laro nila doon.
speaking of na palista, ang ahaba pa mag-shoutouts nitong si Jonas at si Bill. Bago lumaro, ang daming bate. Kala mo contestant ni Kuya Will. Lalo na to kapag bumate, puta kasama pa buong angkan. Tas pag oras na ng performance, puta sasayaw-sayaw lang. Kaya wala sa tandem nyo, wala kang bilang. Isa ka lang sukdulang bano. Binuhat mo lang yan sa madaling sabi sa yung may utang sa'yo. Tapos nung laban nyo sa pambababae, nilaglag ka ng kupal na to. Bumbay ka nga kung sino may utang sa yung nagulog sa'yo. Sige, labasan na ng baho to, pare. Usapang palikuran ba? Lipcram, hindi ka daw nagbubuhos ng tae. Hinayupak ka. At ikaw pa mismo nagsabi, dapat nga kilabutan ka. Hindi siya nagbubuhos ng tae kasi ayaw niyang paliguan ka. Pero seryoso, mula sa buhay at sunugan, sunod-sunod na laban, halos wala ng pahinga. Mga ideyang baliktaran, halos nagamit na sa iba. Kaya pagdating sa salita, wala nang gana baliktarin pagdating sa kanila. Teka, walang gana baliktarin? Laruin nyo tang ina kung babali-baliktarin, walang kalabang tinira! Kasi di nauubusan to ng gutom kung akala nyong busog na. At tanda kaming sumalubong sa lahat ng mga susunod pa, kaya sa lahat ng bayaw nyo na pumunta. Salamat sa dalawa nyong pinapunta. Pinapangako namin ngayong gabi may 3GS na 2. Tumba! At kung sakaling manalo kayo, sige, mga tropa naman kayo, sa inyo na yung karangalan. Pero sumobra kayo sa oras, pinatunayan nyo lang, di kayo lalaki, di kayo sumusunod sa usapan, mga putang ina nyo. 48 lines! Ang ina nyo, ah. So, yun, nag-ano na, nagkaroon na ng... sabi natin landslide yung performance, no? Round 1, ayun yung feeling ko, ayun yung pinakamalakas na round ng Mutsurgenyo. Then round 2, humina ng konti, sabi natin half step or one step yung paghina ng round 2. Tapos biglang round 3, feeling ko ito na yung pinakamahinang round ng Mutsurgenyo. Hindi na naging ganun kabigat, hindi na naging ganun ka effective yung mga bara. Andun pa rin naman yung mga punto pero parang hindi na siya ganun ka-impactful sa akin at saka sa audience. Hindi na ganun kalalim yung mga bara, hindi na ganun kasumusugat yung mga linya nila against Team LJ, no. So, ito na yung pinakamahinang round ng Mutsurgenyo. So, possibly nabigyan ko to ng 8 puntos pero tignan natin muna yung Lipcram at Jonas. Medyo nagkulang na, medyo nagkulang na sa bigat yung round 3 ng Mutsurgenyo. Strongest is yung round 1, middle yung round 2 talaga, pero yung worst nila or weakest nila yung round 3. Iyakin talaga ang puta. Galit na galit, kala mo may kausap ka. Kala mo kung sinong matalino? Etong si Bugbog. Huwag ka mag-alala, pag binuhusan niya yung tae niya, kasabay ka ng lulubog. Tangina mo ka, pare. Di ako matatakot sa'yo kahit meron ka pang kulangot na permanente. May ba't ba gusto mo? Eto, sur. Yung loyang binigay mo, hindi ko na babalik. Ganun ako mag-ribat. Hindi masakit. Tangina. Oo, pareho kaming rep the hood. Kasi si Price Tag, nausayang kay Undo. Nawakan niya ako, di ako pumuputok kasi ako yung matalas sa hukbo. At ikaw naman, kung usapang Wonder Pets, ikaw si Ming Ming. Tangina, ikaw daw yung reporter sa saksi, ikaw naman si Tunying. Yun nga, huwag na natin pabayan kasi baka magalit yung kumpara natin. Baka bawasan yung pakingkim sa anak ko. Game. May tanong lang ako, Mot. Bakit ito kinampi mo? Di ba dapat si Santos? Kasi kagrupo mo na siya magmula nun. At kasama mo siya sa kanta na sa Haring Araw Lumamon. Pero nagbilag ka rin sa sikat sa pagiging tanyag at magiting. Kaya ang sakit lang isipin na iiwanan mo rin pala ang iyong kasama sa lilim.
Kaya sa iyong napiling padrino, hindi ka naging matalino. Sa'yo na nang galing mismo na di pwedeng panabong tong hen nyo, eh ba't sinama mo pa rito? Putang ina, bigat. Puro lang naman kaya bangan yan. Puro ka tinapos mo yung law. Bagsak ka naman sa bar exam. Putalo lang tinapos mo? Anong akala mo? Naisur? Ako nga eh, 15 lang yung baon ko, pero tinapos ko high school. Tapos proud ka pang tinalo mo si Krega. Inag-choke naman si Repa, nakuha mo pang ipagyabang. Hindi na yung pasok sa panlasa. Alam mo yung problema? Nawala kasi yung utak na iyong dinakdakan. Utak, dinakdakan, di na naman kayo na mahirin. Panis yung setup mo na may laman sa setup na ginamitan ko ng isip. At ikaw, sila lang nagpapalakas ng banat mo. Kaya yung tunog, bomba. Idadaan niya lang sa intense na delivery, tapos yun na, bongga. Pinaburan nyo kasi masyado. Kahit yung banat, di kalakasan. Paano nga naman masisilip? Kapalpakan kung automatic na palakpakan. Galing. Kaya yung kinunsintin yung bata sa adik. Bara ni Mot yun, no? Palakpakan, kapalpakan, kay ano ata? Kay Apex? Hindi ko sure kung kanino, basta ginamit na ni Mot yun. Sumama na. Natutunan na magnakaw. Ultimo laban, nabenta na. Kaya nung finals ng sunugan, dismayain yung inabot. Ito ang resulta ng isang batang hindi nyo pinalaki ng maayos. At ikaw, lagi mong sinasabing ikaw si KD, ikaw si Benji, Sakuragi, Lebron. Ni isa, wala kang kahit doon. Tsaka paano ka naging Benji para sa tangina mo? Eh ang kamukha mo si Toryon. At siya rin daw si Jaworski. Pwes hindi ako natakot. Masahol pa ako kay Pachulia. Pag sa court ako pumasok, mabaldaduhin kita pare. Kapag tayo ang nag-abot, sunod-sunod ang iyong bale. Nang wala ka ng masahod. Kaya sa hiling mo na pwede libate, ito'y kabalik na rin sur. Kami ay kakatay ng kaibigan at babali ng rule. Pagkatapos naming magripuhan itong idol yung fool, makikita nyo sa kanyang katauhan yung Agusan del Sur. At saka bakit magalit na galit ka? Tinapos na nila, tol. Galing. Pag hindi ka ginigis sa Baguio, tang ina! Barya-barya na lang yung kita, Aron Sur, sumasabit ka pa. Di ba icon ka na? Kala ko pa naman pang libo na galawan, pang coin lang pala. Coin, icon. Alam mo, di mo sila masisisi kung ayaw na nilang magbulag-bulagan. Sawa na daw sila sa yung galawan na mangagaw ng pagkakakitaan. Kaya ikaw, yung Henry C. ng Baguio, sa taglay mong kakupalan. Kasi pag pera daw usapan, itong singket na may sariling mall ang numero uno sa listahan. At ikaw, pag-usapan naman natin yung estilo mong baliktaran na ikaw daw ang nagpauso. Puta, 2012 pa lang, gamit na yan, tapos binitbit mo pa rito. Kayo naman, mga ignorante. Sige, tanggap lang ng tanggap. Ikaw para kang bugaw, tangina mo, kasi nagbibigay ka ng laspag. Mula kay Notorious, Tipsy D, Balakid, nagamit na nila yan. Tapos aangkinin mo yung titulo? Pwes, mahiya ka naman! So ano sasabihin mo? Tapos na yon, iba na ngayon, di namin yan tatanggapin. Dahil lang naging parte na ng kasaysayan, di na kayang tanggalin. Kaya kahit anong klaseng palusot o laro sa salita galing mo nang gawin, mananatiling noon, ang noon, kahit babalik na rin! Tangina, tapos. Kaya sa lahat ng mga fans nila, tinapos na ng Team LJ ang dalawang kampiyon. Maluha nyo, i-ready na. Makasaysayan ang pagpunit namin sa inyo na parang sedula. Galing, cooking ina. Galing. Galing ng Team LJ. Grabe. Grabe yung binao nila at yung kitang-kita mo yung respeto ng Team LJ sa dalawang champion, no? Mot Surgenyo, champion sa Isa Buhay 2017 at Sunugan. Hindi sila nagtipid, hindi nila binaliwala yung skills or yung mga bara na magagawa ng Mot Surgenyo. Naging maganda yung salpukan nila sa round 1. Feeling ko yun yung pinakadikit na laban. Pero rounds 2 and 3, feeling ko malinaw yon na Lip Cram at Jonas talaga yon. Round 3 yun yung pinaka mahinang round ng Mot Surgenyo. Sabihin natin, bigyan natin ng 8 puntos yon. Hindi na naging effective yung mga bara o yung returns nila against Lip Cram at Jonas. Si Lip Cram at Jonas naman from round 1 to 3,
sobrang consistent. At yung round 3, hindi talaga sila lumailay, no? From round 1 to 3, hindi ko napansin na lumailay yung enerhiya nila or what, pero punong-puno talaga ng ano ng mga haymakers, ng mga jokes. Andun yung jokes, no, from all 3 rounds. Andun yung jokes na sisiksik nila yun sa bawat baran ng mga seryoso. Yung mga sa yung setup nila, nandun yung jokes minsan. After ng haymakers, andun yung jokes na. So, ang galing, napaka well-rounded and praktisado, and kitang-kita mo yung edge nila sa tournament, kasi nga sabi ko nga batikan na sila sa 2x2 eh. 'Di ba? Ilang battles na 'yan sila talaga yung magkakampi. Unlike kila Motsurgenyo na first time and feeling ko nangangapa pa sila. Pero kung kukwestiyonin mo sa akin yung chemistry ng dalawa, tangina, the best pa rin yung chemistry ng dalawang champion na to. Pero ibang level yung Lipgram at Jonas sa pinakita nilang performance or battle dito. Hindi sila nagtipid, guys, hindi sila nagtipid. So, Lipgram Jonas all 3 rounds, 10-8 yung round 3. So, 30 points para sa Team LJ. Sa Motsurgenyo naman 998 1826, no, may 26 points. Alam ko naman, sabi ko nga ilang beses ko na to napanood, alam ko na panalo yung Motsurgenyo dito, pero kahit ilang beses ko siya panoorin, no, sabi ko nga 3 times, pang apat to, sa tatlong pinanood ko na yon, boto ko talaga Lipgram at Jonas. At hanggang ngayon sa judgment ko dito sa channel natin, Lipgram at Jonas pa rin yung magiging vote ko all 3 rounds. Dikit man yung round 1, pero rounds 2 and 3 nagkaroon na ng landslide yung performance ng Motsurgenyo. Lipgram at Jonas consistent from round 1 to 3, at lumakas pa nga yung round 2 nila eh. Round 3 nadala pa nila, no? So, yun, all 3 rounds Team LJ. 30-26. Motsurgenyo versus Jonas at Lipgram. Magingay para sa laban na yun. Shoutout sa kanilang apat. Yan yung mga sobrang solid na laban. Hindi naman importante kung sino nanalo. Formality na lang yan. Pero ang boto ng urado, Dapat dinro na lang ito eh, no? Or pinromo na lang ito eh. 4-1 Motsurgenyo. 4-1, no? So, pakinggan natin judges dito. Gusto ko mapakinggan yung isang judge na bumoto sa Team LJ. Baka kapares natin yun ng punto. Eh, para sa kanila yun. Para sa kanila yun. Pasok pa rin naman sa oras yun. Kaya lang may usapan kami. Mukhang 48 din naman. Buha lang makapasiguro dahil sa rival. Yes. Thank you sa kanilang dalawa. Rico. Go. Dasma, sila Hapon, sila yung mga pinsan ni Mot, siyempre yung mga kamag-anak ni Mot na kumukup sa akin dyan, Hypebeat Family, Branded, Parachute, Crown Manila, siyempre, at siyempre Sneaking ni Ivan, Hubong Lyrical, siyempre nandyan, at mga tropa ko sa Cavite, sila Cavite, TSC Crew. Judges. Yes. Pero yun nga, absolute ruling, kailangan pa rin may manalo. So, humanap na lang ako ng buta sa kanilang dalawa. Sana nito ka intense na laban. Tinignan ko na lang yung ruling, yung mas sumobra yung Jonas Lipgram ng konti. So, may butas pa rin, pero para sa akin tatlo. Yun lang. Okay. Okay, so si Batas, tignan natin kung ano yung ano niya, nakita niya. Kung bakit Team LJ yung binoto. Parehas solid. Solid yung ginawa ni Sur, tsaka ni Mot. Solid yung ginawa ni Jonas sa Lipgram. Pero, hindi ko pwede yung... Kung naniniwala akong sila yung nakakuha, hindi ko pwede yung boto yung iba. Para eh, sila Sur, dahil si isip yung iba tao. So, alam yan. Magaling yung pinakita ng parehas. Solid yung momentum din ni Sur tsaka ni Mot.
masyado sila exposed ngayon, kaya maganda rin yung angles sa kalaban. Para sa akin, yun lang yun. Yun yung isang problema kapag masyado pang active. Maraming angles sa'yo, maraming pambawi sa'yo. So ganun na yung nakita ko. Basta dictate nila para sa akin yung base. Yes. Yung round 2 nila, source on the move. Sobrang solid yun. May battle, lahat, solid yun. Pero yun, round 1 and 3, basta rin pakikinawa yung yes. Props sa parehas na team, magaling. Yes, totoo yun. Round 1 and 3 talaga. Kitang-kita yun na lumamang talaga Leif Ramat Jonas dun. Ganda nung explanation ni Batas, no? Kasi sinabi niya, expose sila ngayon, so madaming angulo talaga. So, effectivity ng mga angles. Galing. Last, sino yung last? Tats. Sa round 1, para sa akin, Tats. Ang team nila mo, Tats. Round 2, para nila nila. Sa round 3, parang tabla sila. So parang, ang deciding point nila is yung variation or variety ng mga style na ginamit nila. Para sa akin, mas naging effective yung team nila. So, all, pero yun na lang. So ayun naman, no? So naging majority decision din na Motsur, pero agree ako dun sa comment ni Batas na ano, dahil nga expose yung Motsur Henyo kasi nga dalawang taon sila naglaban sa final sa magkaibang liga. Marami talagang angles na masasabi yung team LJ, at para sa akin naging effective naman yun at naging pasok naman sa panlasa yun ng mga crowd, no? Paski sa akin. So, yun, all three rounds, boto ko talaga Leif Ramat Jonas. I think, pang-apat ko na to na panood sa kanila. Sa bawat, yung first time ko to mapanood, akala ko matatalo yung Motsur Henyo. Kasi nga, ang lakas talaga ng Leif Ramat Jonas. Then, pinanood ko siya second, Leif Ramat Jonas pa rin. And, pinanood ko siya ulit ng pangatlo. Pero, magkakaiba yun, ha? Hindi yun same day. Magkakaiba ng araw yun. Tapos, ngayon, sa channel natin, yan na natin siya. Ginudge na natin siya, para sa akin ano pa rin, Leif Ramat Jonas pa rin yan. Pero ayun, non-tournament naman, pero hoping ako na sana makita pa natin yung Motsur Henyo sa liga, 1-on-1 or kahit ito 2-for-2. Leif Ramat Jonas, sana makita pa rin natin siya sila. So ayun, shoutout kay Joseph Louis Tabian sa magandang battle na request mo. So ayun, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.